start na. Okay, so isang magandang hapon sa ating lahat, mga kakwento. Meron tayong ano ngayon? Meron tayong magandang topic, ano? A very special topic para sa ating lahat. Matagal na panahon na nanonood ako ng mga vlog, no, na about pigeon vlogs. Ganon din ako yung mga kinikwento ko sa inyo tungkol sa kalapati, mga pamamaraan natin, conditioning, etc. Pero meron tayong mga bagay na I think hindi pa natin napapag-usapan, ano? Yung basic, ano? Basic things that we should be talking about dito sa pagkakalapati. Ayan. Ako, tumitingin ako sa ano, sa aking Google, ano, sa aking cellphone. Kasi gusto ko na magkwento sa inyo kung ano ba talaga ang reason bakit maraming mga Pilipino o tao sa mundo ang nahilig sa kalapati. Saan ba nag-umpisa o nagmula ang larangan o sport ng pagkakalapati? Bakit ito naimbento? Sinong umimbento nito? At dito sa atin sa ating bansa, bakit maraming mga Pilipino ang nagkakahilig sa kalapati? Sino sa Pilipinas o sino yung mga naunang mga tao na o mga Pinoy ang nagkahilig o nakaimbento ng karera ng kalapati sa Pilipinas? Ayan. So, ilan yan sa mga bagay na pag-uusapan natin? No, marami, sabi ko nga, marami na tayong naging kwentuhan. Marami na rin kayo napanood, ano, na mga vlogger. Pero I don't think na natackle natin itong mga issues na to, eh. Itong mga gayetong klaseng angulo ng pagkakalapati dito sa ating mundo. Bakit nga ba kaya tayo nag-aalaga ng kalapati? O tayo mga kalapati, kayo, tanungin ko kayo, bakit kayo nag-aalaga ng kalapati? Bakit instead na mag-alaga kayo ng manok, mag-alaga kayo ng ibang animal, bakit napili nyo na kalapati? Anong meron sa kalapati na naintriga kayo o na-inlove kayo? Ito mga honest question, ano? Mga tagus na mga katanungan sa ating lahat. Ayan. So bibigyan ko muna kayo ng background, ano, tungkol sa history ng pagkakalapati. Ayon sa Google, ano, ayon sa history, early 1800s, 1820, 1818, ay naimbento ang pagkakalapati sa mundo. At ang mga nauna nagkalapati ay yung mga English coal miners, sabi doon sa ating research. So sila yung mga nauna nakaisip na, uy, siguro magandang magkalapati, no? Sila kasi yung gumagawa ng mga railroad, ano? Sila yung gumagawa ng daanan ng tren. Palayo ng palayo, ano? Para maghanap sila ng minahan ng uling o ng coal. And siguro nakita nila na habang lumalayo sila doon sa kanilang lugar, no? Nakakita sila ng opportunity na magkaroon ng libangan. At yun na yung pagkakalapati. So ang ginagawa nila, binibitbit nila yung mga kalapati nila, dadali nila doon sa minahan, at papakawalan nila. Maaring yung kalapati, ginagamit nila na messenger, no? O sabihin nila sa misis nila o sa kanilang family, maglalagay sila siguro message, no? Tulad ng ginagawa natin ngayon, pag manadadagit kayo na pinapakawalan ninyo, nilalagyan nyo ng message. Tinatali nyo sa mga paa ng ating mga alaga. And that time, I can only guess na ganun ang ginagawa din nila. Darling, nandito na ako. Nakarating na ako dito sa minahan, no? Mga ganyang bagay. Until it was discovered nga and finally become a sport doon sa England, no? Yan. So, yun yung unang mga
pangyayari tungkol sa pagkakalapati. 1800s, 1818, 1820. Ayon din sa Google o sa ating research, ang pagkakarera ng kalapati ay naging popular noong late 1800s. Ayan na. Diyan na marami sigurong na-impluensyahan at na-improve ang pagkakalapati sa England. Ayan. So, marami nang nainganyo, no? Na-enjoy yung pag-aalaga ng kalapati. Tulad natin ngayon, paano natin i-enjoy. And the rest is history, no? Dumami ang magagaling na mga fanciers, no? And that's the reason why andun sa kanila ang mga mahuhusay ng mga nagkakalapate. Sila kasi yung mga original, sila yung ating mga ninuno pagdating sa pag-aalaga ng kalapate. Sila yung tawag natin dito ay mga pioneer, sila mga pioneer. So, dito sa Pilipinas, taong 1950s, nag-umpisa din ayon sa ating research ang pagkakarera ng kalapati dito sa Pilipinas. Noon ay simple lang ang pagkakalapati dito, no? Unang-una napakakonti lang ng mga nag-aalaga ng kalapati. Bilang na bilang sa daliri kung sino-sino yung mga nag-aalaga. And ayon sa aking research, yung mga bossing natin, ano, yung ating mga lolo sa pagkakalapati dito sa Pilipinas noong 1950s, karamihan ng mga ibo na kanilang mga alaga ay minana nila sa mga Amerikano, no? Ang mga Amerikano noon siguro mahilig din sila sa kalapati, yung ilang mga American soldiers na nadestino sa Pilipinas, and they brought with them yung mga alagang kalapati para libangan din nila dito. Kasi remember, sila ay tumira sa atin at na-colonize tayo ng mga Amerikano for such a long time. And from there on, yun na nga, nahawa, ano, nainganyo din ang ating mga kababayan, ang ating mga lolo sa pagkakalapate. And noong 1954, ay na-create ang Philippine Homing Association. I beg your pardon, ano, kung hindi ko makuha lahat yung detalye. Pero sa akin lang po, very general yung aking pagkikwento. So, noong 1950s, ayan, nagkaroon tayo ng PHA, 1954 to be exact. And the rest is history, no? Ayan. Naalala ko pa, no? Naalala ko kung sariwa pa sa aking memoria. I think 2000, mga 2003, 2004. May nahuli ang isang fisherman dito sa amin na isang blue bar na ibon, ano, isang PHA bird, 2003-2004. And that time ay hindi pa ako nakaano sa kalapati, naka-focus. Nung bata ako, nagkakalapati ako. May kwento ko lang sa inyo, mga kakwento, kung gaano ka-addict sa pagkakalapati noon. Ang pagkakalapati sa akin noon ay buhay, ano? Yun ang buhay ko. Yung pagkakalapati. I remember one incident noon. My mother was looking for me. Nahanap niya ako noon. Hapon na yun, eh. Mga takip-silim, no? Takip-silim na. Sa amin, sa Marinduque, ay punong-puno kasi ng niyog. At ang hirap mag-alaga ng kalapati. So, yung aking isang paboritong kalapati ay nakawala. At nagkataon yung kalapati na yun ay kararating din lang sa aming tahanan, sa aking loft. So, nakawala siya. And lumipad siya, dumapos sa isang puno ng niyog. At bilang isang bata na walang pakialam, kahit sa kanyang kaligtasan, basta hindi makawala ang kanyang alagang kalapati, ay inakit ko yung puno ng niyog. Yung puno ng niyog, you can only imagine, ano, yung pinakamataas na puno ng niyog na ma-imagine ninyo. Inakit ko siya na walang baitang, no? Walang daanan, walang apakan ng paa. Ang mentality ko lang, aking goal lang ay makuha, may balik sa loft ko yung kalapati. And dun, napalo ako ng aking nanay kasi buwis buhay, ano, para lang sa kalapati. O, yung manok, nakikinig na rin sa aking kwento. Babatuin ko muna.
Ayan. So, yung mga kakwento, no, nakakatawa na isipin, ano, yung buhay kalapatin. Ano? Tayong lahat may kanya-kanyang kwento ng pagkakalapati. No? Marami sa atin nag-umpisa elementary, high school, yung iba late lang na impluensyahan. Pero sa ating mga hardliners sa pagkakalapati, no, tayong mga matagal na, no, tayong mga pinanganak, born to be a pigeon keeper, no, pigeon fancier, maaaring hindi tayo hindi makaka-relate sa atin ang ibang mga nilalang, no, kasi inano ko lang yung manok kasi malakas tumilaok, kasi iba ang kaligayahan natin. Ang kaligayahan natin ay maaaring hindi may nila maintindihan. Marami nagkakailig sa manok, no? Gumagastos ng libo-libo, milyon-milyon. Pero sa atin, kalapati tayo masaya. Bakit nga ba tayo masaya sa kalapati? Tingin ko, ang isang reason bakit tayo masaya sa kalapati. Mga kakwento, lalapit lang ako sa inyo saglit. Ayan. Kailangan kong bugawin yung manok, mga kakwento. Masakit sa tenga. Ayun, sabi ko nga, isang ano talinhaga sa about isa sa atin yung bakit tayo naghahilig sa kalapati. Siguro sasagutin ko yan, ano. Ang ilang sagot yan ay philosophical, no. Sorry doon sa mga kalapatid natin na mababaw lang ang pag-iisip o pananaw, no. Tingin ko bakit tayo nagkakalapati. Siguro meron sa kalapati na nagagawa ng ating mga alaga na gusto rin natin magawa. Maaring ganyan. Ang kalapati natin, kayang lumipad, ano? Kayang marating yung Alapaap. Malaya, ano? Malaya. Malayo ang nararating. Ngayon, hindi natin kayang liparin. Kaya hindi natin kayang abutin. No? Eh maaari tayo yung extension ng sarili natin andun sa kalapati, ano? Na gusto rin nating marating yung mga bagay na yon. Maaring ganyan. Isang sagot din ay sa pagkakalapati, yung pagiging romantic natin nakikita, eh. No? Romantic, bakit romantic? Gusto natin kasi na ano, na ipakita na kahit ano mangyari, hindi tayo pwedeng makalimot, no? Hindi tayo makakalimot. Kahit anong hirap nung pinagdadaanan o pagdadaanan, babalik at babalik tayo dun kung saan tayo nagmula. Para sa akin, isang romantikong pananaw yun. And yun yung nakita natin sa mga kalapati. Dun tayo humanga sa mga alaga nating kalapati. Yung kahit anong hirap nung karera, babalik at babalik. At doon tayo na in love sa kanila. No, nakita natin yung trait nila na yun. It's the reason why we value yung kalapati kesa doon sa premyo. Yung uwian lang tayo ng kalapati, masaya na tayo. I believe lahat kayo nag-agree. No? Uwian lang tayo ng ating mga kalapati, masaya na tayo. Bonus na lang yung premyo. And yan, so many reasons bakit ang mga Pinoy o tayo mga tao ay mahilig sa kalapati. Ngayon, marami nagkakalapati sa atin na siguro nadagdag dahil sa premyo, no? Ngayon may nagpapapremyo ng 1 million, nagpapapremyo ng 2 million. Yung pandemic din, ano, nakatulong din para dumami yung populasyon na nagkakalapati. Mga tao, ano, yung kanilang mental anguish, yung kanilang mga pinagdaanan, naghanap sila ng diversion. Isa dun yung pagkakalapati. Ano nga ba ang future ng kalapati sa Pilipinas? Mga kakwento. Sa atin, ano? Anong future ng kalapati sa atin? I hope hindi tayo matulad sa sabong, ano. Sabong sa US na kung saan naban ang pagsasabong. Merong mga grupo kasi like yung PETA. Shout out sa PETA.
wala nang ito po'y pananaw ko lang na tinitingnan ang welfare ng mga animals and para sa kanila no ang pagkakalapati o ang sport na to ay isang violent sport no? Kikita nila na ito ay nakakasakit no at nakakapaminsala ng ating mga alaga. It's the reason why maraming naglalabi o naglalabi ang PETA na i-stop ang sports ng pigeon racing at least sa ibang bansa. Sa Pilipinas wala pa naman. I think sa Taiwan may mga galawan. Pero sana no hindi tayo dumating sa punto na ganun. Hindi sana tayo dumating sa punto na mawala yung ating mga alaga. Ang isa pang threat ng pagkakalapati sa atin ito na yung pinagdadaanan natin itong COVID plus yung syempre nung COVID hindi tayo makalabas. Walang karera, no? Patago lahat kung meron mang nakakapag-organize after nung super lockdown. At isa pa syempre yung avian flu. Yung avian flu yan, yan ang pinakamalupit. Dahil sa avian flu, nagkaroon ng kanya-kanyang para-paraan ng mga tao para lang matuloy ang pagkakarera ng kalapati. Pero generally, binawal ito. No? Binawal ito sa atin ng Bureau of Animal Industry or ng BAI. Kasi nga, para sa kanila, ang kalapati daw ay isang carrier, possible o potential carrier ng avian flu, influenza o ng virus. Well, ayon sa mga pag-aaral naman, eh hindi naman talaga. Ba't iiwan natin sa kanila yan? Pero ayon sa pag-aaral, just to share sa ating mga kalapatids, ay wala pang isang nilalang o tao na nalipatan ng virus galing sa ibon at pumatay ng isang nilalang, ng isang tao. Bagaman, siguro nag-iingat lang ang Bureau of Animal Industry o ang BAI, kaya siguro ito mga preventive measures. Kaya lang para sa ating mga nagkakalapati, ito ay masakit, masaklap. Kasi nga, sabi ko nga, ang pagkakalapati sa atin ay buhay. Diba? Buhay dahil dito tayo nagigising. Dito natin gustong gumising ng another day. Huwag tayong mag-deny. Gusto natin na gumising not only for our family, but also for the birds that we love the most. Yung mga kalapati natin. Gusto natin silang hawakan. Gusto natin silang paramihin, no? Alagaan. Ikarera. No? Antayin sa karera. Ma-excite kada Sunday, kung Sunday ang karera. And the most important thing, yung breeding, ano? Para sa akin, yung breeding. Not only the racing part, but yung breeding. Dahil sa breeding, nagiging co-creator tayo eh. Nagiging isang kopya ng tagalika. Kasi hindi naman talaga tayo tagalika, ano. Kopya lang. Ang totoong tagalika ay ating Panginoon. Tayo'y kopya lamang. At nagagawa natin yan pag tayo nagbibreed ng kalapati. Tulad ng kalapati na hawak ko ngayon. Ito ay isang imbrik na binuo ko. Ay kasama ang aking tropa na si Bro Randy Manzano. So, ayun. Yun ang sinasabi ko. Na ang pagkakalapati ay napakasarap, napakagandang experience bilang isang tao. Siguro pag tayo ay nawala na sa mundong ito, baka pwede mag-request kay San Pedro, ano? Doon eh sana mayroong pigeon racing din. Kung saan man tayo makakarating ano. Bit-bit natin ang ating mga alagang kalapati. We enjoy yung pag-alaga ng kalapati mga kapwento. More than yung pagsasabong kasi naranasan ko pareho. Yung pagsasabong kasi saglit lang na saya no. Saglit na excitement. Para sa akin, napaka-brutal to realize later on. Yung pagkakalapati sa akin, mas less ang tinatawagan natin na violence. Except dun sa mga gumagawa ng mali. Ano? Ang pagkakalapati ay napaka-gentle din na sport. Gentleman sport, gentle na sport.
Eh, napaka-exciting na sport. Ayan. So, yung mga kakwento, ano? Bakit tayo nagkakalapati? Kanya-kanya tayo ng reason. Ako, nagkakalapati ako dahil dito ako masaya. Elementary ako, nagkakalapati na ako. Bata pa lang ako, nagkakalapati na ako. High school ako, nagkakalapati pa ako. Nagbubulak-bulak ako dahil sa pagkakalapati. Bat na nga po ay umalis ng Marinduque at mag-aral ng Baguio, ayan na stop. Pero nung ako ay nagkaroon ng trabaho, napasok sa gobyerno, doon ulit bumalik. Bumalik ang hilig dahil nagkaroon na ng pagkakataon. Oras at impluensya. So, marami tayong nakilala, no? Sa ilang taon na ating pagkakalapati since 2011. Iba't ibang mga klase ng fanciers, no? Merong mga loko-loko, merong mababait, merong sobrang bait, no? Merong santo, merong professional, merong mga mentor, merong magagaling. Iba't ibang klaseng fanciers. And I enjoyed the journey of knowing these people. The opportunity to get in touch with these people. Shout out sa ilang mga idolo, no? Just to mention some. Manong Tommy De Vera, Boss Vic Vicentingo, Sir Willie Ang, Sir Tony Vega. Lately lang, ano, nakilala natin si Sir John Bautista, isang maprinsipyo na kalapatid. Mga tropa sa BN, ano, sa Vicente Ngo Group, no, na sila yung aking naging unang mga kagrupo. Sir Eric, Distor, Brodan de la Paz, Ibro Roland Castaneda, sila yung mga unang grupo natin noon. Until nakakilala tayo ng iba't iba pang mga tropa. Mga kaibigan sa pag-aalaga ng kalapati, no? Katuwang mo sa pagpapa-improve ng linyada, Bro Pat, Bro Patrick, no? Bro Alvin Dumo, Kuya Jimmy de la Vega, Manong Banjo Munar, Amir Munar, Bishop Abraham, no? Of course, ang ating kalapatid at kasama sa church si Bro Raka o Randy Manzano. At napakarami pang iba na hindi na natin mabanggit lahat. Yung mga suporta sa atin sa ating mga ginagawa sa YouTube, no? Si Bro Klein, Daniel Baladuya, Bro Saldua, no? Saldi Saldua. Of course, ang ating napaka-bayat at napaka-supportive na kaibigan si Bro Mark Sampaga. At napakarami pang iba, no? Na hindi ko na kayang banggitin. So, lahat sa inyo, kayo, one way or another, kayo ay naging part ng aking journey sa pag-iibon. And I wish you all the best. Yung mga nag-iibon pa na mga naging kasama, sana tuloy-tuloy pa rin ang magandang resulta ng pag-iibon. And sa mga nagretiro na, enjoy your retirement. I hope ma-miss niyo yung pagkakalapati dahil talagang mamimiss ninyo. Alam ko yan. And yan mga kalapatid, mga kwento. Huling-huli lang na gusto kong i-share sa inyo, ano, tungkol dito sa pagkakalapati. Sana, tayo mga nagkakalapati, mabago natin yung pananaw o yung pumapangit na pananaw o picture ng pagkakalapati sa Pilipinas. Sana maging professional tayo, no? Maging mabuting halimbawa tayo ng ating kapwa. Kapwa tao, kapwa nagkakalapati, lalo-lalo sa mga nag-uumpisa.
sana ipakita natin yung magandang halimbawa. Sabi nga ni Bro Jan Bautista, Sir Jan, shout out. Ang mahalaga ay yung pakikipagkaibigan, ano? Yung integrity, integridad. Yung mananalo tayo na hindi tayo gumawa ng anumang bagay para manlamang sa kapwa. Bumili ng nilambat na kalapati. Manloko ng mga kalapatids, ng mga newbie. Manlamang, mandaya, magyabang, manira. Sana yung mga ganyang bagay iwasan natin. Kasi sa mundo ng pagkakalapati, sana ito yung mundo na nagbibigay talaga sa atin ng totoong saya. No? Yung kalapati kasi is a symbol of peace, kapayapaan. When you say kapayapaan, di ba, ang naisip natin yung relax lang tayo, yung isip natin ay panatag. Pero kabaliktaran so far yung nangyari. Sabi nga nila, narinig ko lang, kailan lang. Pag gusto mo raw ng problema, magkalapati ka. And so far yun yung nangyayari ngayon. So sana, mga kakwento, mga kalapatids, tayo ang maging halimbawa, maging simbolo ng kaayusan, ng kagandahan, ng kabutihan bilang mga panseers, bilang mga kalapatids. Sa mundo na dumidilim, tayo nawa yung maging liwanag. No? Gusto natin na lumawak, yumabong ang pag-iibon sa mundo, sa Pilipinas. Tulungan natin. Tulungan natin na palaguin ito na ang ugat ay nakaugat sa kabutihan. Kaayusan, kapayapaan, barkadahan. Ang sarap manalo na hindi ka nang daya. Ang sarap manalo na papalakpakan ka. Ang sarap manalo, ang sarap matalo na kaya mong admitin na natalo ka. Ang sarap magkalapati. Sana huwag natin ito na sirain. And sana gawin natin yung lahat para sa pag-usbong at paglago ng isang sport na pinakamamahal natin lahat. Yun na yung pigeon racing. Ayun. So mga kakwento, I think mahababang kwentuhan na yun. I hope meron tayong na-share sa inyo na sensitive pero makabuluhan na kwentuhan. Sa lahat na may karera, yung mga kalapatid na lilipad ng MacArthur, good luck sa inyong lahat. Mga kalapatid sa NCR, I hope you all the best. Sa mga naniniwala po sa atin, sa ating sistema, sa Gamora Spill, marami pong salamat. Kung may Gamora Spill kayo, yung mga ililipad nyo ng MacArthur, salpakan nyo na yan ng 12 hanggang 15 capsules. Wala pong overdose yan. Maniwala po kayo sa akin. Nag-share po ako sa inyo ng ilang message na nagpapakita na napakaganda talaga ng resulta ng Gamora Spill, lalo-lalo kung alam mong gamitin. So good luck po sa ating lahat. Enjoy! Happy flying po! Enjoy natin ang pagkakalapati. Napakasarap pagkalapati. Hanggang dito lang po tayo. Hanggang sa susunod. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel, please subscribe, mga kakwento. Maraming salamat. Happy flying sa inyo lahat.